Hello guys, gagawin natin ngayon, magta-transfer tayo ng credit wallet sa other account. Okay, so ta-transfer natin kay Christian. So kinuha na natin yung user ID niya. Paano ba kinukuha ang user ID? So kung ikaw yung magbibigay ng user ID, pupunta ka lang dito, click mo yan, click mo yung my info. Ayan, makikita mo yung user ID mo. O yan ngayon yung isesend mo dun sa tao na magsesend sa'yo ng credit wallet. Okay, so ngayon gagawin natin, nakuha ko na yung user ID niya, sinend na sa akin. So click natin yung tatlong guhit sa taas, click mo yung my earnings. So ayan, makikita mo yung icon na credit wallet. Kapag may laman ng credit wallet mo, meron yan. Kapag walang laman, wala yan. Okay, yan yung kulay green na yan. So kiklik na ngayon natin yung kulay green. Okay, so click mo yung credit wallet. Okay, wag nyo pipindutin yung transfer to earnings ha, kasi mawawala sa credit wallet yung income nyo. Yung nasa credit wallet nyo, mawawala. Mapupunta yan dun sa earnings mo. It's either global e-wallet or BitPay. E paano kung hindi ka pa nakasetting ng global e-wallet? Wala ka pang bank na naisasubmit na statement. Hindi ka pa approve. Paano kung wala ka pang BitPay, hindi pa rin approve, hindi pa rin nakasetup? So, yung income mo, mapipending doon. Hanggat hindi mo naayos yung payout mo, payout method, yung payment method mo na BitPay tsaka global e-wallet, nakahang lang yung income mo doon. Kaya, wag na wag mong pipindutin yung transfer to earnings. Unless, meron ka ng approval ng global e-wallet, mapupunta yun sa banko mo. Okay? So, ngayon, tuloy tayo dun sa gagawin natin. So, nakita mo dito, ID, dyan mo i-enter yung user ID ng taong pagtatransferan mo. So, nilagay na natin, yan, 2783050. Walang username, kahit wala ng username. Ang mahalaga, user ID. Okay, lalabas naman yan eh. Ngayon, nakita mo to order product or pay for member. Click mo yan. So, gawin mo, click mo yung transfer credit. Click mo yung continue. Ngayon, eto na siya. Lagay mo yung amount. Yan, sa blanco. So, lagay natin yung amount. 9.95 ang isesend natin. Okay? Then, click mo yung continue. Ayan, lalabas ngayon dito yung pangalan niya. First name, last name, username. Diba hindi naman natin tinype yung pangalan tsaka username, pero lumabas. Ang nilagay lang natin, user ID. Okay? Then, makita mo sa ilalim, amount. User to user. Okay? Mapupunta yan sa credit wallet niya. 9.95. Click mo ngayon yung issue credit. Okay, are you sure you want to issue credit to this account? Yes, okay. Ayan na. Credit successfully issued. You now have 0.71 in your account. Okay, nawala na po yung credit wallet ko. Na-transfer na po kay Christian. Okay, so yun lamang po. Thank you very much.